Hi everyone! Kumusta kayo? My name is Janangelo and mag-uusap na naman tayo about skincare, and skincare. So, make sure to keep watching. So, for this video, we're going to be doing another skincare guide and this is going to be how to build your own skincare routine that's suited for your skin. So, perfect na perfect to guys if beginner pa lang kayo or if meron kayong kakilala na beginner pa lang na hindi pa nila alam kung saan magsisimula. As in, normal din kasi ngayon sa mga beginners yung very confused and overwhelmed sila sa skincare world. Of course, dahil ang dami ding iba't ibang skincare products ngayon and ang dami ding iba't ibang mga information. So, sa mga skincare enthusiasts dyan na nahihirapang mag-explain ng skincare sa mga kakilala nilang beginner, send nyo na lang tong video sa kanila. Ako nang bahalang mag-explain. Na also, yes, dati gumawa na ako ng beginner skincare guide. I think that was around 2021. Pero this one, guys, mas updated to with all the information that I've gathered and learned from experts, specifically board-certified dermatologists that I've collaborated with and consulted with personally. So if matagal ka ng skincare enthusiast and you're watching this, you might still learn something new or updated here. So with that being said, wala nang any, let's start building your own skincare routine. Alright, so again, gaya nga ng sabi ko kanina, I'm sure alam nyo na ang dami talagang skincare products in the market ngayon and napakahirap talagang pumili as a beginner kung ano ba yung tama for you. So the question is, paano ba natin mananarrow down yung mga choices or options natin to those na mas likely na hihiyang sa skin natin? And the answer to that is going to be step number one on how to build a skincare routine, that is to know your skin. Now guys, lagi itong sinasabi ng mga dermatologists that I've met and it is iba-iba yung skin natin lahat. So kailangan mo munang kilalanin yung skin mo before you can determine the best products to use for it. And para magawa niyo yon, I want you to take note and pay attention to three things about your skin. So the first thing to take note of about your skin is yung oiliness niya, more commonly known as your skin type. So ito guys, kung medyo sanay na kayong tingnan yung skin ninyo, very easy na lang to malaman. Ang kailangan nyo lang gawin is first thing during the day, pagising ninyo, just wash your face with plain water. As in, huwag kayong mag-bar soap guys ha, just use plain water. Or if meron kayong gentle na cleanser like let's say Cetaphil, Physiogel, yung parang mga mild lang na cleansers, pwede nyo yun gamitin. But kung wala, as much as possible, tubig lang. And then ang gawin nyo is, observe ninyo yung skin ninyo throughout the entire day. As in, tingnan ninyo yung oiliness niya. And medyo updated information to guys kasi dati ang sinasabi ng marami mga tao is just wait for 20 to 30 minutes and then tingnan mo yung changes. But a lot of dermatologists say na it's better to look at your skin throughout the entire day kasi minsan hindi pa nagpapakita yung parang oiliness talaga ng skin mo within 20 to 30 minutes. Minsan, later in the day mo na talaga may kita yung parang sobrang oiliness ng skin mo. If your skin is mostly very shiny and oily, ayun na yun, mas oily skin type ka. Meanwhile, kung at the end of the day medyo nagiging tight or even rough naman yung skin mo, that means medyo nasa drier skin type ka. Pero meron namang mga iba na some parts for them feel a bit oily and then some parts for them feel dry. For example, oily yung T-zone nila pero yung cheeks medyo dry naman. So meron ding ganon and combination skin type naman yung tawag dun. And lastly, if wala namang masyadong nagbago sa skin ninyo, hindi ka naman sobrang oily, hindi ka naman sobrang dry, then your skin type could be yung tinatawag nating normal or moderate skin type. Alright, so yun yung number one na dapat ninyong i-check. Second thing to check for is if you have any skin conditions. So these are the things na pinagdadaanan ng skin mo on a regular basis. Like let's say, meron ka bang acne ngayon or acne prone ba yung skin mo? Sensitive ba yung skin mo recently or parang mabilis humapde? Or do you even have sensitive skin conditions like eczema, rosacea, or other skin conditions? Now take note lang guys ha, hindi nyo kailangang pilitin yung part na to. Kung wala naman kayong skin conditions, then wala. Pwede din naman yon. And number three, last but not the least, also take note of your skin concerns. So basically, ano ba yung gusto mong mangyari sa skin mo? Gusto mo bang i-target yung dark spots mo sa skin? Medyo dull ba yung skin mo ngayon? Do you want to target your acne? Or do you just want to maintain yung skin na meron nyo ngayon? Pwede rin yun. And for this one guys, I want you to be as simple and straightforward as possible. Meaning for example, yung mga skin concerns ko are yung mga dark spots ko sa face. Or I want to target my acne. Or I want to maintain yung
skin na meron ko ngayon, parang sinabi ko kanina. As in guys, avoid yung mga confusing terms na parang, oh, I want to detox my skin, I want to rejuvenate my skin. As in, huwag ganun guys ha. Again, I repeat, simplehan nyo lang. Diretsuhin nyo doon sa nakikita nyong concern talaga. So again, take note of these three things. Yung skin type, if you have any skin conditions, and kung ano ba yung skin concerns mo. I recommend na isulat nyo siya or ilagay nyo siya sa notes app nyo or kung saan man. Because guys, this will be very important kapag bibili or pipili na kayo ng skincare. As in, ito yung babalik-balikan ninyo para malaman which skincare to prioritize. And speaking of prioritize, we now move on to step number 2 in building a skincare routine, and that is to get the essentials first. So yung mga essentials guys, ito yung parang pinaka-base ng isang skincare routine na kapag dinatamad ka or wala kang time, this is the very bare minimum to do for healthy skin. Sa dinami-dami ko nang nakilala, nakausap at na-consult na dermatologists the past few years, they've always told me na sa skincare, more is not necessarily better. And also, that you can have a skincare routine that is as little as 2 steps only. And I want you to remember these 2 steps guys kasi magiging mainstay talaga sila sa lahat ng mga skincare routines nyo. And those 2 steps are to cleanse and to protect. Ganun lang siya kasimple guys. So, a legit and effective skincare routine can be as simple as sa umaga, face wash ka lang, and then after, use a sunscreen to protect your face or your skin from the harmful UV rays of the sun. And then sa gabi naman, pwedeng mag-face wash ka lang to cleanse your face. After that, you can use a moisturizer to protect and strengthen your skin barrier. So, napakasimple lang guys. 2 steps lang, tapos yung isa pang step, pwede mo pang gawin sa shower habang naliligo. And kung na-notice nyo guys, ang kailangan nyo lang para magawa yung 2 steps na to every day are just 3 skincare products. A face wash, a moisturizer, and a sunscreen. So right now guys, isipin nyo lang muna yung 3 products na yun because those are the essentials. Huwag nyo munang isipin yung mga face masks, eye creams, serums, face oils, iba-iba pang mga skincare products. Tune out nyo muna yun. Later on yun na yung isipin guys, yung mga products na yun, meron silang tamang time and place, pero we will discuss that later on. Now when it comes to our 3 essential products, meron akong common question na madalas kong nakukuha from people. Sabi nila, bakit yung moisturizer sa gabi lang? Hindi ba siya pwedeng gamitin sa umaga? And the answer to that is, pwede naman, pero yung mga sunscreens kasi guys, most of the time, ginagawa na sila in a moisturizing base. Kaya diba yung mga sunscreens natin, medyo creamy yung texture nila. Meaning, meron na rin silang mga moisturizing ingredients on their own. So, depending on your skin type, they can already act as your moisturizer sa umaga. Especially if medyo oily yung skin type mo and parang ayaw mo na medyo mabigat yung feeling sa face. Sometimes, the right sunscreen is already good enough to give your face the right moisture that it needs. Pero if, for example, dry yung skin type nyo and then feeling ninyo na hindi enough yung moisture na nabibigay ng sunscreen sa face ninyo, then feel free to use your moisturizer in the daytime as well. But again, this one is completely optional and depende na yun sa skin type nyo. So at this point, another question na madalas tinatanong sa akin is, so okay, alam ko yung essentials, how do I find a good face wash, a good moisturizer, and a good sunscreen? So guys, this is where it gets a little bit more specific kasi nga sabi ng mga dermatologists, iba-iba talaga yung skin nating lahat. And dahil doon, iba-iba rin talaga yung mga best products para sa skin natin. And remember this guys ha, walang isang best product for all skin types. Pero at the very basic level guys, meron ding parang mga general na requirements na dapat ninyong tinitingnan and hinahanap in every cleanser, moisturizer, and sunscreen na binibili ninyo. So start muna tayo with cleansers. So the number one best rule is to get a cleanser that is low pH. So usually nahanap nyo yun sa label, nakalagay naman yun doon most of the time kung low pH yung cleanser. And guys, the reason kung bakit gusto natin ng low pH na face wash is because yung mga low pH face washes, they're closer to the pH level of our skin. So this means na less likely na magre-react yung skin natin dito kasi sanay na siya doon sa pH level. Now aside from that, usually, not always, but usually most of the time, ang ginagamit ng mga low pH washes are yung mga gentle cleansing agents. And yun yung mga gusto natin sa face washes natin guys because our main goal sa cleansing step natin is very simple.
to cleanse your skin without over-drying it. Over-drying as in, alam niyo yung feeling na sobrang tight or parang squeaky clean or oil-free yung face mo after mo mag-face wash. As in, lalong-lalo na after mag-bar soap. So that is actually not a good sign and it could mean na over-drying yung face wash na ginagamit niyo. And again, alam na to ng skincare community natin. Memorize na nila yung feeling na yon. Yung pagiging over-drying kasi ng mga face washes sa skin natin, hindi siya okay for our skin barrier kasi kapag sobrang drying siya, mas prone yung skin natin to being damaged. So, marami na akong nagawang videos on the best cleansers depending on your budget level, also your skin type. In fact, nakagawa na ako ng mga videos on the best cleansers for oily skin, for dry and irritated skin, and even the best cleansers in Watsons. So, ang kailangan nyo na lang gawin is literally i-search nyo lang yung pangalan ko, Gianangelo space best cleansers, and then send to 2366. Charot! Pero yun lang ilagay nyo dun sa search bar ng YouTube and then lalabas na lahat ng videos ko listing down the best cleansers and the cleansers that I personally recommend. And if you do want to see one of those videos, I will be linking one of them sa I button. For sunscreens naman, ito guys, very simple rule lang. You only need to look for two things. Number one, dermatologists recommend that your sunscreen's SPF should be at least SPF 30. Hindi pwedeng lower than SPF 30 guys, as in ako personally, kapag meron ako nakikitang SPF 25, kahit 29 pa man yung SPF niyan, hindi ko na siya pinapansin. It has to be 30 and up. Next, number two, dermatologists also recommend using sunscreens labeled broad spectrum or with PA rating. So sa label, nakikita mo nakalagay sa kanya either broad spectrum or meron siyang nakalagay na PA rating, yung parang PA plus 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 plus. Usually, 3 to 4 pluses yung nakalagay. Now, napaka-important din nun guys because yung SPF, yung unang sinabi natin, that only protects us from UVB rays. Yan yung nagbibigay sa atin ng sunburn. So, para maalala nyo, UVB, B for burning. Pero guys, important din that we are protected from the UVA rays because yung UVA, alalahanin naman natin, A is for aging. So sila yung nagko-cause ng signs of aging like fine lines and wrinkles. So kailangan protected ka from these two UV rays guys kasi, and updated info to guys ha, both UV rays can actually cause dark spots sa skin natin and more importantly, skin cancer. So very, very important to guys, especially if nasa lahi nyo yung skin cancer. So again, take note, at least SPF 30 or above and also merong broad spectrum or PA rating sa label. And again, sa mga tinatamad maghanap ng sunscreen na merong ganon, again, this is why I'm here. Ang dami kong videos na ginawa last year actually on really good sunscreens na na-discover ko. And lahat yon SPF 30 and up, and also all of them are broad spectrum. So ang gagawin nyo na lang talaga is pipili na lang kayo doon based on your skin type and budget. And again, I will be linking one of those videos here. Alright, and last but not the least, we have moisturizers. Now actually guys, hinuli ko to because ito yung pinaka-challenging sa tatlo for me because wala siyang masyadong hard and fast rules. Kasi guys, yung tamang moisturizer for you depends on a lot of factors and the biggest factor is kung ano yung pinakagusto ng skin mo na texture ng moisturizer. Depending kasi sa skin type and minsan yung skin condition nyo rin guys, merong corresponding moisturizer na magugustuhan ng skin ninyo. But the general rule of thumb when it comes to choosing moisturizers is, the oilier your skin is, medyo mas dun ka sa water-based and gel consistency ng moisturizer kasi medyo mas lightweight sila. And then, the drier your skin is, usually kasi medyo mas nagta-tight siya, tas medyo hindi talaga maganda yung feeling, mas nagugustuhan ng skin types na yon yung mga thicker, creamier, and a bit heavier na moisturizers. Pero guys, as you go in into the products of the skincare world, you will easily learn na ang daming mga moisturizers na nasa gitna siya ng pagiging gel and ng pagiging cream. As in, on one hand, kung nandito yung mga light, watery gel products, tas nandito yung mga heavier creams, sa gitna guys, merong mga gel creams, mga lotions, mga airy light creams, as in, ang daming iba't ibang mga pangalan ng moisturizer, tapos iba-iba rin yung mga texture and consistency nila. And ganun siya guys, for the simple reason na, iba-iba kasi talaga yung gusto ng skin natin lahat, kasi magkakaiba rin talaga yung mga skin types natin. So isipin niyo siya this way guys, for example, sa mga oily skin types, hindi naman lahat ng oily skin is oily na oily yung skin nila. Meron ding mga iba na oily sila, pero may
konting dry spots sila sa skin, or merong mga iba na medyo oily lang in some parts of their face. Like for example, yung T-zone nila. And yung mga yun guys, iba-iba lahat yung moisturizer na gusto nila for their skin. And the challenging part here is, you have to find the right one for you based on what feels comfortable sa skin mo. And para sa akin guys, kapag namimili kayo personally ng moisturizer, just in my opinion, it's almost always the best na makita nyo muna or ma-feel yung consistency and texture nila on your skin, or at the very least, makakuha kayo ng idea kung ano ba siyang moisturizer based sa nakasabi sa pangalan niya. So for example, some products say, oh, watery gel siya, or parang watery gel cream, or somewhere in the middle. So parang ganon. Or, pwedeng pag namimili rin kayo sa physical stores, check nyo muna kung may tester yung mga products na yun. And then, try nyo yung product kahit sa hands nyo lang, tingnan nyo yung feeling. Pero guys, hindi rin talaga natin may iwasan, meron at meron talagang magiging products na wala silang tester sa mga physical stores nila or sa online lang mabibili. And again, that is why I'm here. So, meron akong mga na-release ng mga best moisturizer videos, both for oily skin as well as light cream moisturizers for mga drier skin types. And sa videos na yun guys, again, pinapakita ko yung texture as much as possible para alam nyo kung ano yung gagamitin ninyong mga products. So again, you can just search my name, space, best moisturizer sa YouTube, or check one of the videos na ilalagay ko dito sa I button. Alright, so kaya pa ba guys? Because I know medyo naging mahaba yung step na yon. But actually, if wala ka namang major skin concern, like hindi mo issue yung acne, wala ka namang maraming spots, or wala ka namang gustong major na baguhin sa skin mo, more on maintenance ka lang, then you can actually stop here already. As in, yun na yung skincare routine mo. And again, sabi nga natin kanina, diba, if you just want to do the minimal version of a skincare routine, then that's perfectly fine. And that's already great to help you get healthy skin. Congratulations, alam mo na kung paano gumawa ng basic skincare routine. However, kung meron pa rin kayong skin concerns, keep watching. This is the last step for you, which is step 3, look for the right skin treatment. Now obviously, napakaraming iba't ibang mga skin concerns. Hindi natin siya lahat makukover in this video, but I will be mentioning some of the most common skin concerns and what to do when it comes to introducing skincare items in your routine na makakatulong sa kanya. And for this one, uunahin ko yung pinaka-common concern ng marami kung ba't sila nagsiskincare, and that is acne. And kasama rin dito, yung mga tao na issue nila is yung meron silang butlig-butlig sa mukha na whiteheads or blackheads, because surprise, that may also be a form of acne. So if ito yung issue mo, keep watching. Pero if hindi, then you can skip to the next part of this video. Maglalagay ako ng mga chapters para mas mabilis kayo makapag-skip. But okay, going back to those na merong acne, so you might probably be watching this video because affected ka na by your acne, and ang dami mo nang trinay na iba't ibang mga skincare pero hindi siya gumana. So I'm going to be very straightforward with you here, as in prangkahan lang tayo kasi kailangan talaga. I know this is a skincare channel, pero guys, lagi kong sinasabi, real talk lang, skincare alone is almost always not enough for acne. Meron kang makikitang iba na okay, tsumamba sila, na gumaling yung acne nila for some reason after using whatever product or whatever skincare set. Pero guys, keyword dun is tsumamba. Basically, pag paulit-ulit kayong bumibili ng skincare for your acne, not knowing if it's going to work for your skin, di ba parang nagsusugal kayo dun? Kasi hindi kayo sure, tapos mawawalan pa kayo ng pera kapag hindi siya naging effective talaga sa skin ninyo. And may mga iba, sa dinami-dami lang ginastos sa iba't ibang mga products na, okay, at first mura, then mura, then mura. Siyempre, pag kinumpile mo yun, ang mahal na talaga ng ginastos mo. So when it comes to skin na merong acne guys, siyempre hindi talaga natin dapat sinusugal yan. Dapat sigurista tayo, and dun talaga tayo sa pinaka-effective and proven na solution. Now the most proven and effective way na treat ang acne mo, na proven talaga siya around the world guys ha, is through acne medications. As in, gamot guys. Kasi ang skincare, nakakatulong lang siya a little, and again, yes, pwede kang tsumamba. Pero guys, ako ha, I've been trying anti-acne skincare for almost 8 to 9 years already. I was acne prone also, pero nag-clear lang talaga yung skin ko ngayon because of acne medications. As in, ganun siya ka-importante guys. And I know, syempre concerned ng iba is, paano ko ba bibili ng tamang gamot? Paano ko magkoconsult sa doctor para dun? Especially if wala namang doctor sa area namin, or mahal naman magpa
doktor. And again, like I always say and memorize na to ng mga nanonood ng videos ko, kahit nasaan ka man sa Pilipinas, as long as meron kang internet, you can consult with a dermatologist for free and online. And again, ang dami na sa skincare community na nakasubscribe sa channel ko na nakapag-avail sa consultation na to na free and online and na-actionan yung acne nila. So kung gusto niyo rin gawin yon, meron akong ginawang step-by-step guide on how to consult with a dermatologist for free and online, which you can view here. Follow nyo lang yon and then from there, see what medications your dermatologist can prescribe to you. Kasi talaga guys, I promise you, meron pa akong pictures from before, acne prone talaga yung skin ko. Nagkaroon talaga ako ng acne and matagal ako nagkaroon ng acne. And the only thing that really helped clear my skin as much as it did now is acne medication. And paulit-ulit ko talaga sasabihin yun guys, because sa ngayon, ang dami talagang nako-confuse. Akala nila simple skincare products can help treat their acne, pero yung nakakatulong talaga is always going to be medications. Alright, now aside from acne, other skincare concerns na very common sa mga gustong mag-skincare is yung iba medyo dull yung skin nila, gusto nila na medyo mas glowing or bright yung skin nila. And actually, speaking of bright, yung iba naman gusto nila na medyo mas matanggal yung dark spots or red marks sa face nila. Now, another very common skin concern is yung iba, they want to age gracefully. So, gusto nila as much as possible na mag-reduce and mag-minimize ng mga signs of aging as they grow older. So, kaya sinabi ko guys to take note of your skincare concern because depending on kung ano yung concern ninyo, merong tamang set of skincare actives for you na pinaka magiging beneficial sa'yo. So, of course, the question is, paano ko ba malalaman kung aling mga actives yung mga yun? Now, maraming iba't ibang mga actives sa skincare guys, but the most beneficial na mga actives, especially for beginners, are those na multitasking yung effect or yung benefit nila sa skin. Meaning, hindi lang nila tina-target yung isang skin concern, but multiple skincare concerns. Which is why, they're really nice to have sa skincare routine, especially kung beginner ka, because hindi mo na kailangan bumili ng napakaraming products to address different skin concerns. So, sa skincare, in my opinion, there are three kinds of skincare actives na very helpful for a lot of these common skin concerns, especially dun sa mga minention kong common skin concerns kanina. And what's more, itong tatlong klase ng skincare actives na to, maraming evidence from experts to support that these kinds of skincare actives, nakakatulong talaga sila for different skincare concerns. So these three skincare ingredients are number one, your retinoids, number two, your niacinamide, and number three, your exfoliating acids. Now again guys, of course, there are also other skincare actives na okay gamitin sa skin natin. Of course, there's a lot to explore when it comes to actives in skincare, pero even for the most advanced skincare users, binabalik-balikan talaga nila yung mga ingredients na to. And I'm totally sure whether isa, dalawa, or tatlo sa mga ingredients na to, meron yan sa mga routine ng advanced skincare users precisely because very helpful ingredients talaga sila for a lot of different skin concerns. Now, I'm sure at this point, meron ang magtatanong sa inyo na, okay, alam ko na yung tatlong skincare actives na yon. How do I know kung alin yung okay para sa skin concern ko? Now, yun guys will be answered sa lesson number 2 natin, which is may beginner's guide to skincare actives. Pero don't worry guys, hindi niyo siya kailangan antayin because na-post ko na yung video na yon, kaya pwede niyo siyang panoorin agad. But as for your basic skincare routine, again, congratulations because kung umabot kayo rito, it means you now know all the basics on how to create your own skincare routine. So I hope nakatulong to and I'm wishing you all the best in your skincare journey. And if you do want to continue to lesson number 2 about skincare actives, I will be leaving the video somewhere here. And as always guys, I will see you in the next video. Bye!